to, ano? Mainit. Ay, na. Sarap. Grabe. Ayan, po burger. Ayan, burger, di ba? Hi, guys. What's up, what's up? Kumusta na, mga Nancy, my trip. Ayan, it's Nancy and my Bembem. Ayan, di ba nga, dahil nga naka-home quarantine ang karamihan sa atin. At hindi karamihan talaga, lahat tayo ay naka-home quarantine. Kasi di ba yung iba pwede pa rin lumabas o nakakalabas. Dahil nga may work, di ba? Kagaya ko, nag-work pa rin ako. Pero huwag po kayo mag-alala kasi ang work ko is mula dito is 2 minutes lang. Nandyan lang sa kabilang building na tipong pwede na akong tumalon dito sa bintana namin na sa work na ako. Ayan. So ngayon po, dahil nga di ba kalimitan sa atin, lalo ng mga bata na hindi mahilig kumain ng gulay, gagawa po tayo ng isang pagkain, syempre, ng gulay na hindi naman mahalata ng mga bata. Syempre, kung miss na miss na nga ng mga bata, ang lalo na alam niyo yung mga burger dyan sa letter J at M, o oh, diba? M. So, miss na miss na po din ang kumain ng burger, pero marami po, diba? Sarado. At kaya po, gagawa po ako ngayon ng isang burger. Ang tawag nga po dito is Pussy Burger. Ayan, ulam na palaman pa sa tinapay. Wow! San ka pa? Puso burger. Alam niyo naman po ang puso ng saging, di ba? Maraming pwedeng gawin. Pwedeng adobo, pwedeng ginisa, pwedeng ginataan. Ayan. Plus, eto na nga yung puso burger. Papakita ko sa inyo kung paano siya lulutuin, kung paano siya gagawin. Ayan. Ilalagay ko naman po yung mga subtitle dyan para maintindihan po ninyo ng maayos. At alam niyo po ba, in 100 pesos, makakakain ang buong pamilya ninyo. At least mga 7 na tao makakain yan. So, buong maghapon na po yan, ha? May merienda ka pa. May ulam ka na, may merienda ka pa. So, paano nga ba yan? So, ituturo ko po sa inyo, di ba? Kung paano siya gawin. At napakasarap po siya. Grabe. At healthy pa yan, ha? Kasi, yung ginamit ko dyan is, ano yung salt ko is Himalayan salt. Ayan. Go. And, syempre, yung mga ingredients dyan is puso lang ng saging. Ituro ko sa inyo kung paano at ano ang gagamitin. Ayan, yung mga naka-quarantine dyan na may puso ng saging, pwede nyo itong gayahin, pwede nyo gawin. Hindi po mahalata ng bata. Grabe, tsak na magugustuhan ng inyong anak. Lalo na pag inilagay ito sa tinapay. Ayan, di ba nga ang mga bata natin is napakahirap pakainin ng gulay. Lalo na ngayon, di ba? So, hindi ka basta-basta makakalabas. Isang tao lang ang pwedeng lumabas. So, at wala, kung lumabas ka man, wala kang mabibilan basta-basta ng pagkain. Hindi ka rin makakapag-order dahil karamihan nga ay sarado. Kaya ituturo ko sa inyo naman na hindi mahalata ng bata. Pero kahit na malaman ng bata, alam nyo ba, gusto nila ito. Meron nga akong, sa katunayan nung ginawa ko ito, pumunta ako sa pinsan ko, dun ko ginawa, at meron akong 9 years old na kasama dun, na pinatikim ko, ay grabe, sobrang nagustuhan. As in, ang dami niyang nakain. So, ito na! Pakukuluan lang ng konti para pagka minix mo na yung kasama ang ano, itlog, harina, bawang, sibuyas, saka yung asin. Ayan. So, medyo luto na yung puso ng saging. Ayan. Haluin lang ng konti. Halo-halo. Ayan, oh guys. Medyo kumukulo na. So, haluin natin. Konting kulo na lang. Pwede na yan. Siyempre, palalamigin natin. Pipigaan. Then, mix na natin yung egg na sinasabi ko kanina, diba? Yung pinakita ko sa inyo. Yeah.
try muna tayo ng isa, guys, kasi para yung lasa, alam natin kung magdadagdag pa o hindi. So kailangan isa lang muna yung lutuin natin. So ayan na, guys. Ayan muna yung isa. Tinikman po yung isa. Tikman muna para ano, alam kung masarap ba siya o maalat or what o ano. Mainit. First time niya pong kumain yan, o bata po yan, ha, hindi po yan kumakain gaano ng gulay. Although kumakain naman siya, kaya lang syempre minsan hindi mo rin alam, diba, na gulay. Ano, masarap, bebe? Pwede pa naman sa tinapay, pwedeng ulam. Yan po, tinitikman na niya. So, prito na tayo. Few inches later. Ayan. Ayun, sa lita kaya nilalagay yun po. So yan na, guys, hintayin lang natin na pumula-pula yan, saka natin baliktarin. So, tapos na. Wow! Wala pa. Kakain na kami, guys. Ayan. Wow! Puso burger. Ayan. Puso po ito ng saging. So, may burger ka na. Pwede kang kumain ito. Palaban mo sa tinapay. Pwede pang sakanin. Like this. I have rice. We have rice. Red rice po kami. O, diba? Napaka-healthy. Bago yan. Meron pa yung juice. Ito na, mmm. Yehey! Pwede rin po isaw-saw sa suka kung gusto nyo po calamansi with toyo. Pwede rin po ang ketchup. Pwede rin po ketchup, lalo na kung ilalagay nyo sa tinapay. Pwede nyo dagdagan ng pipino or ano ba yun? Mayonnaise. Diba? Sa ibabaw na ko. Well, anong sinabi ng letter M at letter J dyan? J tsaka M. Si Javi at si Madu. Ayun, guys, kain na. Sarap! Grabe! Kung gusto niyo po kalamansi at saka toyo, pwede. Suka, pwede. O, guys, ah. Ang nasabi mo. I love it! Yun lang. Hindi na po siya nakapagsalita sa kasarapan. Feeling namin yung almusal namin hanggang ngayon, parang mauubos namin. Grabe siya. Marie, pasensya na lang, ha. So, ito yung puso ng saging. Ilan naman ang nagastos mo rito para gumawa ka ng ganyang karami puso? Ayan, eto guys, ha. Magkano lang puso ng saging? Sa ngayon, syempre, medyo mahal. 25 pesos each na bili ko. Kasi ngayon, syempre, medyo mahal. Naka-home din tayo, diba? Kaya kami nakagawa nito, eh. DIY lang yan, diba? Meron ka ng burger. Tapos, miss na namin yung burger. Wala sarado talaga. Puso ng saging kasi is 25 pesos each today. So, nung bumili ako, dalawang saging yung binamit ko. Diba, nakita nyo naman kanina, pinakita ko nung una. Tapos, ilang itlog na na-consume ka? Ang itlog is 5 peraso. So, yung bili ko doon is 7 pesos na itlog. So, 7 times 5 is 35 pesos plus 50 pesos, 85 pesos. Tapos, ang harina, ano lang, 5 piso. So, magkano na? 90. Tapos, yung ano, yung sibuyas, hindi naman masyadong marami na ano, ha? Kasi meron ka naman stock sa bahay. Meron naman ako stock sa bahay. So, hindi mo na binili. So, kahit 5 piso lang yun or yung bawang. So, 100 pesos lang. Napakarami mo nang makakakain. At saka yung ulam mo ngayon, hindi lang ngayon, eh. Mm-mm. Pang bukas pa siya. Yes, tama. Kasi marami siyang magagawa. Dalawang pirasong puso ng saging na po yan. Kumain pa kami kanina. Pinamerienda pa namin kanina. Meron pang tira. At syempre, meron pa hanggang bukas. Diba? Yes. Kaya panigurado po yun to. Itong pagkakaarap din na to. Hindi tayo papayas niya. Tataba kami. Alam mo, sino ba naman nagsabi kasi, di ba sabi nga ng iba na ako, marami papayas. Parang hindi naman. Kain ng kain lang kasi. Tingnan na lang po ako. Miat maya, ano eh. Sabi nga, ano eh, ang tao ngayon, alam mo, wala nga tambay sa labas, tambay sa ref. Tambay sa kutina. Ito po, tambay ng ref. Busing ko po itatapos isang tinapay, pero hati na kami kasi busog ako sa medyo. Nagmerienda na kasi kami kanina eh. Tsaka ito, tira na lang namin to talaga.
Kasi yung isang puso kanina, tuna namin kayong takanin. Inuna na lang namin kainin. Yes, tama po. Pangalawang puso ng saging na to, pero tingnan mo. Wow! Dami, diba? Ay, ito pa, oh. Oh, ito po yung isang puso ng saging. Nauna. Nabawasan na, ha? Tapos kanina, may nauna na ganito rin karami. Naubos na namin. So, ganun po karami. O, diba? Imagine mo, 100 pesos lang. Marami ka lang makapakain yan. Yeah. Saka tipid, diba? Lalo lang ngayon. Kailangan magtipid. Crisis. Kailangan magtipid, pero lamon ng lamon. Ayan po yung ginagawa ng bata, o. Oh. Kita, eh. Okay, tama, Pete. Ayan po, burger. Ayan, burger, diba? Wow! Ano mga pipino or what? Pero okay kasi na yan. Kasi ibang bata ngayon, ayaw kumain ng gulay, diba? Mm-hmm. So, sa pamamagitan itong puso burger na to, mapapakain kahit sino bata. Mm-hmm. Guys, ayan na. So, magkala naman binili mong tinapay na yan? Magkala ba ito? Pagpalagay na 5 piso ito, diba? Kasi isang balot yata is 25 pesos. Ito yung masarap kasi na buns eh. O, lagay mo lang dyan. Burger na. Wala na ketchup. Ito na kasi yung tira ko eh. Wow, okay na yun. They're so cool. So, ubus na natin. Tapos masarap pag dalawa. Okay lang. Oh, anong sinabi ni JF ni M? Mali. Agad tahimik sila ngayon. Sarado! Kami bukas, oh. May burger kami. Saan? M, oh. Ako rin po tumulong na sa kanila. Pagkain? Pagkain. Sabi siya. Guys, mayroon pantira, oh. Para bukas ko yan. Oo. Tapos, ito na lang. Lana, naukain na namin lahat. Ito po yung bigay ng barangay sa amin. Ito po ang aming quarantine pass. Para kung gusto niyo pong mamalengke o bumili po kayo ng gamot, mag-grocery, dapat lagi niyo po dala ito. Yeah, napanood nyo na nga, diba, kung paano gumawa ng puso burger, diba? Ang sarap, grabe. Sana natakam kayo nung pinakita ko sa inyo kung paano namin kinain, grabe. Halos isang kaldero or isang kaldero yata na maliit na ubos namin yung kanin kahit na bawal sa akin mag-rice. Merong pang tinapay, diba? Yung buns na ang sarap. So, pinalaman namin yun sa tinapay. And guys, nga pala ha, kung ano kakain kayo na iulam sa kanin, pwede siyang sausawa ng suka, ng toy or kalamansi. Depende na sa inyong trip na sausawan. Pero pwede rin kahit wala kasi sobrang sarap niya, malinam-lam. Diba? Wala akong ibang gaanong ginamit na ingredients dyan. Asin lang, paminta. Okay na, wala na pa akong ibang hinalo pero ang sarap. Nakita nyo naman kung paano natakam yung bata na kasama ko, 9 years old lang po yun. Pero gustong-gusto niya, hindi rin yung kumakain ng gulay, pero dun nakakain siya ng gulay. Eh, kumain din siya ng rice. Diba, napanood nyo na. Yung ganun lang po kasimple. Magbababay na po kami. Salamat po sa panonood. Salamat po sa pag-subscribe. Sa mga bago po sa aking channel, please subscribe my channel. Please subscribe na, ayan, hit the button bell below para updated kayo sa aking mga latest videos. And syempre, habang naka-home quarantine nga po tayo, gamitin na rin po natin ang mag-banding sa inyong pamilya. Ayan, huwag nyo lang po nating isipin napaka-negatibo nito sa ating buhay. Ayan, isipin na lang din po natin yung mga positive thing. Parang banding kayo sa yung pamilya, magkalapit-lapit, pagkasabay-sabay kumain. Dahil birang-bira po mangyari sa buhay natin yung ganito. So, doon na lang po tayo tumingin. Siyempre, isipin din po natin, di ba, napakahirap ng may sakit. Pero kung sa sarili pa lang po natin, mag-iingat po tayo, hindi po tayo lalabas sa bahay, sumulod po tayo sa batas, kung ano may mga pinapatupad natin, sundin lang po natin. Panigurado ko po, wala pang isang buwan or ilang linggo na lang, mawawala na rin itong COVID-19 na to. Ayan, nasa atin na rin po sarili ang ating kaligtasan. At syempre, wag na wag pong kalimutan manalangin para po iligtas po tayo. Ayan, yan po ang ating pinakasandalan sa oras na ito. Salamat! Bye!